So, yun po, what is up sa universe? Dito naman po tayo, and there you have it. Nakikita niyo naman yung ating BMX, no? Ayan, fresh na fresh po siya, galing doon sa laruan. At medyo malinis po siya ngayon, no? And I'm so excited, no? Ito po yung items natin na dumating. Salamat kay Washapi, no? Meron tayong, ito, yung King Eastman, no? May sprocket guard. Yes. Isang buo po siya, no? Promoli. And then, I have this nylon drive hub guard, no? Para makapag-grind style dito sa may drive side, no? And then, sprocket stall. You know, bagay ba? So, titingnan natin, no? Pagkatakas natin yung kabit. And, let's go, no? This time, I'm gonna show you how to install these parts. Sprocket guard, and then hub guard doon sa may driver side, no? And what do we need? Meron akong 3-piece cranks, so kailangan natin ng ito, 6mm Allen keys. Yes, sakto, ayan, oh. And then, you know, diba? Socket wrench. So, yun po, no? Ayan, kasyang-kasya doon sa ating bike bag, no? Shoutouts to Merit, ayan. So, ngayon, kakabit muna natin yung sprocket guard. Luwagan muna natin siya. Alright. So, yun po, no? Medyo pinapahirapan tayo. Yes. Ayan, kahit di na ito masyadong ano, tanggalin, luwagan nyo na lang kasi mahihila nyo na yan. Just like that. And remove it. And sa kabilang side, meron pa rin siyang bolt. So, tatanggalin po rin natin yan. Ayan. There you have it. Alright. Yung magantong ano natin, no? Lumang sprocket, no? Colony yan. Yan, basta-basta. Colony brand by Chris Courtney. Yan, kung naalala nyo siya. Misin natin. Dali, kakabit natin ang ating brand new King Eastman guard sprocket. Yes! Yun lang. Wala tayong pantanggal ng cable tie. So, kung wala kayong pantanggal ng cable tie, no? Sana gumana to. Hindi ko pa na-try to. Gumamit kayo ng maliit na Allen wrench, Allen key. Yun, papasok siya na. Nakapasok siya, ikutin nyo lang. Alright, one down. Alright, wala na siya. Okay. So right now, naipo, ikakabit na natin siya sa crank. Yes, so itong space na to, dyan yung ilusod yung crank arm. Yan yung two sides na yan. So kung tumagal, no, napudpud na siya rito, naupod na, or na wear out na tong side na to, pwede nyo naman siyang ilipat doon sa kabila, no? Yan. So, one piece po to, no? Yan, kakabit na natin. Just like that. So, sikipan muna natin.
So kung napansin nyo, ano, lumuwag yung chain ko kasi 25 teeth ang binili ko. Ito siguro 28. 28 yung kanyang, ayan, yung ngipin. So yung binili, yung kinuha natin kay Washapi is 25 only, no? So we need to adjust the chain, no? Babawasan pa natin siya. Balik lang po natin. So, siguraduhin nyo pong ano, so, siguraduhin nyo pong magkasaliwa pa rin yung ating left and right pedals, no? Baka hindi na siya pantay, no? Check nyo, ayan. Ayan, magkasaliwa siya. Dapat. Ayan. Okay? Mamaya, ilagay nyo ng pantay, no? So, paano kayo papajak ng ganun? Make sure na mahigpit po, no? Para hindi maingay ang ating crank. Siguro din yung mahigpitan nyo muna itong side na to, no? Bago itong bolt, yung dito, bolt dito. Alright. There you have it, no? Okay na siya. Yung luwag na lang. Ngayon, ikakabit na natin yung hub guard. Okay. Ba naman yung si Cake? Wala man lang pastapers. So, tsaka muna kulan eh. So right now ito, no? Nylon hub guard, no? Yan, nylon hub guard ng cinema. Para makapag-ride tayo dito, no? Ito yung opposite side ko, no? Hindi pa nagagamit yung pegs na to. So, ayan, no? Gaan siya, tapos makapal. Alright, may ano pa siya, direction. And then, ito, buti pa sa cinema may sticker. Stickers. Okay, tabi na natin ito. And kailangan natin yung socket wrench. Ito, meron akong Y. Y wrench. And let's take this off. Finally, we will remove the pegs saka yung bolt, no, para nailusot natin yung hub guard. Right. Yan, diyan siya nakalusot. Kailangan talaga natin yung chain breaker, no? Kasi papasok natin siya dito. Or ipasok ko na muna siya bago ako magputol, no? Para hindi tayo mahirapan. Gets? So ganito, ganito mangyayari sa atin. Papasok ko na yung chain. Ayan. Ready na natin siya. Hub guard. Okay. So, yung puno nakakabit na, naayos na natin, no? Nahigpitan na. And ganyan po yung itsura niya, no? Kinukubera niya yung chain natin saka yung hub. Ganoon din po yung sprocket guard. And then babawasan po natin siya, no? Kasi nga 25 teeth yung ano ko, sprocket guard, no? Sprocket with sprocket guard.
Yes. Bawas. So ito po yung ating shadow chain breaker. Yan. Yes, galing din naman to kay Washapi pa din, siyempre. A few moments later. So, there you have it lang yung ating kink sprocket na may sprocket guard, no? Installation and then hub guard. Drive din na hub guard, no? Kasi ando yung kink. Yung drive style ng ating hub guard. So, pwede na tayo makapag grinds gamit itong driver side natin, no? Plus, sprocket stall, no, na pwede pa natin pag-aralan. Pansamantagal, ayun na po ang itsura niya. And I hope may natutunan kayo sa paano mag-install ng sprocket and hub guard, no, ng driver side, no? Rear hub guard ng driver side. So, nakagawa tayong video on how to. And thank you very much kung nagustuhan nyo ang ating video for today. Please leave a like, comment, share, and subscribe. No? And shoutouts nga pala sa nanalo sa ating giveaways, no, na nakuha na po nila. And I'm so happy na masaya kayo. I'm so happy na masaya kayo na nakuha nyo namin yung giveaways na sa tagal ng ating... Siguro sa tagal na hinintay nyo. No? And congratulations again. And I hope... plus 1,000 subscribers ulit tayo, no? Mamibigay ulit tayo ng giveaways, no? Ang dami na natin pinagpalitang pyesa, no? Pwede! So, siya nga pala, no? Message nga pala sa ating mga penyo, no, na talagang hindi siya nakukulitan ako, no? Pero hindi lahat ng bagay hinihingi. Kailangan paghirapan, kailangan yung una ng panahon, kailangan yung pagtiyagaan, no? Hindi lahat hinihingi, hindi lahat ibinibigay, no? May time yan kung kailan ibibigay sa inyo, no? So, please hope and pray, no? At saka konting tiyaga po, no? Kung talagang gusto niyo yung bagay, makukuha at makukuha niyo yan, no? And yun na po, short message at nakita niyo rin ang mukha ko, no? Sa buong video na to, and I'll see you in the next video. Peace out.